Part 15. Mabagal na umalis ang kotse paalis sa ospital. Napuna ni Zia ang tinitingnan ng kaibigan kaya hinawakan niya ang kamay nito. Napalingon naman si Lindsay na nanginginig ang labi, at garalgal na nagsalita, "I'm fine, magiging maayos ulit ako." Pagkatapos ay naluha, ang mga taon na nakasama ni Lindsay si Austin ay mananatili na lamang isang maganda at malungkot na alaala para sa kanya. Hinatid ni Zia ang kaibigan sa tinutuluyan nito at nanatili roon buong maghapon. Kinagabihan ay tumawag si Joshua para ipaalam ang ilang detalye ng concert, sold out lahat ng tiket kagabi. Masayang pahayag ni Joshua, nabigla at napanganga naman si Zia sa magandang balita. Matapos ang pag-uusap ay nagsalita naman si Lindsay, "Zia, pwede ka nang umuwi at asikasuhin ang nalalapit na concert. Huwag mo na akong alalahanin masyado, mag-focus ka sa career mo. Paki-thank you na lang ulit ako kay Louie, salamat sa tulong niya." Matapos ay niyakap si Zia. "Nakikita kong nagbago na siya, kaya baka this time, may happy ending na ang love story niyo." Gumanti rin ng yakap si Zia at sa halip na sumagot ay ngumiti na lamang. Maya-maya pa ay nagpaalam kay Lindsay na aalis na. Pagbalik sa kotse ay nagtanong ang driver kung babalik na ba sila sa subdivision. Napaisip naman si Zia dahil aalis siya pa ibang bansa bukas ng umaga at eksaktong sa makalawa ay birthday ni Louie. Gusto niya itong bigyan ng regalo pambawi dahil hindi siya makakapag-celebrate kasama ito. "Diretso muna tayo sa mall," ani Zia sa driver. Pagkatapos ay nag-message kay Lojay na umuwi ng maaga. Pagdating sa mall ay inabot siya ng halos isang oras sa paghahanap ng magandang regalo para kay Louie. Sa huli ay pinili na lamang niyang bumili ng cufflinks na medyo may kamahalan. Pagkatapos ay umuwi rin naman kaagad siya. Pagdating sa bahay ay wala pa si Louie kahit alas 7 na iyon ng gabi. May reply ito sa message niya na matatagalan at pinapauna na siyang kumain pero hindi pa gutom si Zia kaya nakipaglaro muna sa tuta. Nang mapagod ang alaga ay saka siya nagpa siyang maligo. Naka-bathrobe si Zia paglabas sa banyo at pinili ang isang black silk nightgown. Sa tagal nilang mag-asawa ni Louie ay ngayon pa lang siya nagkalakas loob na magsuot ng ganito ka-sexy na pantulog. Kung kailan siya naglayas at muling bumalik sa piling ni Louie ay saka siya nagkakaganito. Nahihiya talaga siya, napabuga ng hangin si Zia at kinukumbinsi ang sariling walang masama sa ginagawa niya. Gusto lang niyang matuwa si Louie sa oras na makita nito ang suot niya. Lumipas ang ilang oras, pero walang Louie na umuwi. Tuluyang nakatulog si Zia sa kakahinti habang katabi ang tuta na natutulog din. Hanggang sa tumunog ang telepono sa study room. Dahil hindi naman kalayuan sa master's bedroom ay nolinigan ni Zia ang ingay ng maalimpungatan. Una niyang tiningnan ang bintana at madilim pa rin sa labas. Ilang sandali pa ay muling tumunog ang telepono sa study room kaya pinuntahan na ni Zia sa pag-aakalang si Louie ang tumatawag. Pagbukas ng pinto ay saktong tumigil sa pag-iingay ang telepono pero lumapit pa rin siya. Napansin niyang may nagkalat na dokumento sa desk kaya inayos niya muna bago tuluyang bumalik sa master's bedroom. Hanggang sa mapansin ang analysis record na may naka-imprint ang pangalan niya. Kaagad siyang nakaramdam ng kaba at napagpasyahang basahin ang naturang dokumento. Nanginginig ang kamay ni Zia nang mapagtanto na binayaran ni Louie ang psychologist doctor niya para makuha ang report na dapat ay confidential. Kung ganoon, ang mga ginagawa nito ang paglalamang. Lahat ng iyon nabitawa ni Zia ang hawak na dokumento at tuluyang nanghina ang tuhod. Napahawak siya sa desk para hindi tuluyang mabuwal. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Zia hanggang sa makarinig siya ng mahinang yabag ng paapalapit at dahan-daang napalingon. Kay Louie na seryosong nakatingin kay Zia. Napunan niyang malinis na ang desk at may isa na naiwan sa sahig. Napatiimbagang si Louie sa nakikitang reaksyon ng asawa. Nanatili siyang kalmado kahit may kaba matapos na makalimutan ang dokumento na nakuha sa psychologist doctor ni Zia. Kahit sigurado si Louie na nakita na ng asawa ang dokumento ay nagtanong pa rin siya, "Did you see it?" Sa nanginginig pa rin kamay ay tumuro si Zia sa dokumentong nasa sahig. "Bakit mo to nagawa, Louie? Sa kagustuhan mong bumalik ako sa iyo ay pati ang doktor ko'y binayaran mo para makuha ang mga impormasyong dapat ay kami lang ang nakakaalam." Kumuyam ang dalawang kamay ni Zia saka tuluyang hinarap si Louie.
Binigyan mo pa ako ng alagang tuta kasi akala ko'y bumabawi ka sakin, na naiintindihan mo na ko pero lahat ng iyon ay planado pala. Habang sinasabi iyon ni Zia ay sunod-sunod ang luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Para siyang isang manika na hinuberan, hindi makapagreklamo at nananatiling nakangiti habang pinaglalaroan. Dumaan ang katahimikan sa mag-asawa. Kahit bistado ay nanatiling kalmado si Louie hanggang sa humakbang siya palapit para pulutin ang dokumento sa sahig. Pagkatapos ay inilagay sa shredder para magkapira-piraso. Sa tahimik na gabi ay tanging ang ingay na nililika ng naturang makina ang maririnig sa buong kwarto. Nasabi ko na sa iyo dating hindi ko alam kung paano magmahal, Zia. Kaya ko to ginagawa para kilalanin ka, alamin ang gusto mo kasi laging pumapasok sa isip ko yung tagpong naabutan ko noong kasama mo si Patrick sa Cebu. Matapos ay humakbang palapit kay Zia na umaatres naman sa kanya. Kaba at takot ang makikita sa mga mata ni Zia at bago pa man tuluyang makalayo ay nahawakan na siya ni Louie sa bewang para pigilan. Sa isang galaw lang ay nagawa siya nitong mabuhat at may upo sa desk. Sa ginawang iyon ni Louie ay bahagyang umangat ang lilya ng suot na nightgown ni Zia. Dahilan para malantad ang maputi at makinis nitong hita. Agad nag-iba ang tingin ni Louie at inilapat ang umbok sa gitna ng hita nito. Pagkatapos ay hinawakan ang mukha ni Zia para pumirmi ang tingin sa kanya. Sa tingin ko'y sinasadya mo talagang guluhin ang utak ko. Ito ba ang larong gusto mo, Zia? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo at pwede ba, huwag mong ibahin ang usapan. Ikaw ang may kailangang ipaliwanag sakin, saad ni Zia sa katinulak si Louie ngunit hindi ito nagpatinag. Eh, ano pala, iyong ngiti mo kay Patrick, ano yun? Hindi ako bulag, Zia. Kitang-kita ko kung ano siya sa buhay mo. Na kahit ako tong kasama mo ngayon ay siya ang naiisip mo, diba? Sa hindi pagsagot ni Zia ay tuluyang inisip ni Louie na totoo ang hinala at hindi niya iyon matanggap. Tuluyan niyang hinalikan sa labi ang asawa habang inaangat paalis ang suot nitong nightgown. Mrs. Rodriguez, you can't have both. Oo, binayaran ko ang doktor mo para matuwa ka, at iyon naman ang nangyari, diba? Nag-benefit ka sa lahat. Iyong tulong na ibinigay ko sa pamilya mo kahit itong suot mo ngayon, ang perang pinambili mo nito ay pera ko mismo. Sa isang iglap ay tuluyang pinunit ni Louie ang suot na nightgown ni Zia. Tunog ng cellphone ang nagpagising sa diwa ni Zia. Bahagya niyang iminulat ang isang mata at nakitang may kausap si Louie. Maaga akong pupunta para sa meeting, Alice. Matapos ang tawag ay tiningnan ni Louie ang asawa na nakahiga pa rin sa desk. Magbihis ka na't bumalik sa kwarto, utos niya pa. Pero hindi gumalaw si Zia, hindi niya kaya dahil nanghihina pa siya. Ang naganap kanina ay isang malaking bangungot. Napakarahas ni Louie sa puntong gusto niyang maiyak pero hindi niya magawa. Muling pumikit si Zia at sa pagkakataong iyon ay may tumulo ng luha sa kanyang mga mata. Maya-maya pa ay sinubukan niyang gumalaw ngunit hindi niya talaga kaya para siyang nabugbog sa sobrang panghihina ng katawan, lahat ay masakit. Paulit-ulit, ganito na lang ba tayo, Louie? Sa tuwing nagpapakita ka ng kaunting kabutihan sakin, laging may balik. Akala ko'y nagbago ka na pero babalik pa rin pala tayo sa umpisa. Walang katapusan, nakakapagod ka ng mahalin, yuzo ni Zia na hindi na nito narinig matapos lumabas ng study room at iniwan siya roon. Hubad at nilalamig. Kinabukasan, bandang magtatanghali ay natagpuan ng katulong si Zia sa study room na nakahiga sa desk. Nakukumotan ang katawan ng punit na nightgown. Sa paglapit ng katulong ay napatikip ito ng bibig dahil sa nakikitang kiss mark sa katawan ng amo. At ilang pasa, ang mukha lalo na ang mga mata ni Zia ay mapula at namamaga dahil sa kakaiyak. Kaba at takot ang naramdaman ng katulong dahil hindi gumagalaw si Zia kahit mulat naman ang mga mata. Ma'am, ayos lang po kayo. Tanong ng katulong saka hinawakan ang braso ni Zia. Nang maramdaman na mainit ang balat nito ay tuluyan ng sinalat ng katulong ang noo at leeg ni Zia. Inaapoy kayo ng lagnat, ma'am. Kaagad tumawag ng saklolo ang katulong sa iba pa nitong kasamahan at pagkatapos ay tinawagan si Louie ngunit hindi ito sumasagot. Dumating ang ibang katulong at pinagtulungang bihisan ng maayos si Zia kahit mababanaag sa ekspresyon ng mga ito ang lungkot at awa para sa amo. Ay nalalaya ng mga katulong si Zia paakay sa kotse kahit halos mawalan na ito ng malay.
Habang nasa sasakyan ay muli nilang tinawagan si Louie ngunti ganoon pa rin, hindi ito sumasagot. Walang inaksayang oras ang driver at kaagad pinaharurot ang kotse dahil sobrang init na talaga ni Zia. Wala pang kalahating oras ay narating na nila ang Rodriguez Hospital. Dito nila dinala si Zia para maitago ang kalagayan nito ngayon. Hindi pwedeng makita o malaman ng ibang tao ang nangyari. Dadalhin si Zia sa special ward dahil sa protocol ng ospital na idiretso roon ang kahit sinong parte ng pamilya Rodriguez. Ngunit may iba nang umuukupo ng lugar. Nagtanong ang driver na si Lito na siyang humarap sa staff pero ayaw naman itong sabihin kung bakit hindi pwedeng ipasok sa ward si Zia. Nairita ang driver habang nakaalalay sa halos wala nang malay na si Zia. Asawa siya ni Sir Louie pero ayaw niyong papasukin sa special ward. Tandang padamdam panipik, pagtaas pa ng boses niya. Sa pagkakaalam ni Lito ay hindi lang isa kundi apat ang kwarto sa loob ng special ward kaya nakakapagtaka na hindi pwedeng ipagamit kahit isa para kay Zia. Kahit nang hihina ay pinilit ni Zia na tumayo ng maayos at naglakad papasok sa naturang ward. Hindi na siya napigilan pa ng staff dahil na rin sa mga kasamang katulong na kaagad hamarang. Pagbukas ng pinto ay bumungad ay kanya ang nakahigang si Bea kumakain ng prutas. Para sa tao na malapit na kuno, mawala sa mundo ay masiyadong kalmado at masaya ang ekspresyon nito. Ang buong akala ko'y si Louie na, ang sabi pa naman niya ay dadalaw siya muli sa akin ngayon, saad ni Bea. Sa halip na mag-react ay senaryo na lamang ni Zia ang pinto saka tinawag ang driver, Manong Lito, pwedeng sa iba na lang ako. Huwag na rito sa special ward. Ayoko rito, nang hihina niyang saad na napahawak pa sa braso nito bilang suporta. Kahit nahihirapan ay naglakad palayo si Zia. Masakit para sa kanya ang ginawa ni Louie pero ito at nadagdagan pa ng kaalaman na nasa special ward si Bea. Ito ba yung sinasabi ni Louie na walang relasyon gayong nasa loob ang babae nito, masaya na animoy walang taning ang buhay. Paulit-ulit na lang na sakit ang ibinibigay sa kanya ni Louie. At paulit-ulit din siyang nagpapakatang dahil sa lintik na pagmamahal. Humahangos na pumasok sa meeting room si Alice Seika binulungan si Louie, may lagnat at ilang pasa po sa katawan si Ma'am Zia. Isinugod po ito sa special wand at natuklasang naroon si Bea. Natahimik naman si Louie at ilang sandali pa ay pinatigil ang meeting bago pa makareact ang mga taong naroon ay mabilis na siyang umalis habang nakasunod ang secretary. Didiretso po ba tayo sa ospital, sir? Hindi sumagot si Louie kaya nagdesisyon na lamang si Alice na ipahanda kaagad ang sasakyan. Pagsakay ni Louie sa kotse ay mariin siyang napapikit. Sumagi sa isip ang huling tagpo sa study room kung saan ay iniwan lang niya si Zia sa ganoon kalagayan. Mariin niyang naikuyom ang dalawang kamay at nagbabadyang saktan ang sarili. Bakit nga ba niya nagawa muli iyon kay Zia? Muli na naman niyang nakalimutan kung gaano ito kahalaga sa buhay niya nang dahil sa selos. Oo, inaamin na niyang nagseselos siya kay Patrick kahit wala naman siyang dapat pagselosan sa doktor na iyon. Ilang sandali pa ang nagdaan at nakarating na sila sa Rodriguez Hospital. Mabilis ang lakad ni Louie patungo sa kwarto pero hindi siya pinapasok ni Joshua na nasa labas, nagbabantay. Makikitaan ang galit sa mga mata habang nakatingin kay Louie. Finally, naalala mo ring may asawa ka. Kung hindi mo naman pala siya mahal, bakit kailangan mo pang saktan ng ganito si Zia? Ani Joshua na nagtitimpi na sa galit. Hanggat maaari ay nais ni Joshua na maging kalmado dahil labas naman siya sa relasyon ng dalawa. Pero hindi lang siya katrabaho ni Zia, isa rin siyang kaibigan na nagmamalasakit. Inilabas ni Joshua sa bag ang kontrata na pinirmahan nilang dalawa ni Louie. Ito yung investment mo, ibabalik ko na sa'yo dahil wala kaming balak ni Mr. Samuel na makipagsosyo sa taong tulad mo. Mas mahalaga para sa amin si Zia sa kahit anong halagang i-offer mo. She's my wife, huwag kang manggialam. Muling nasubukan ang pasensya ni Joshua na gustong nang labanan si Louie. Ngunit nagsalita na si Zia na narinig pala ang pag-usap ng dalawa, Joshua, hayaan mo lang siyang makapasok at may sasabihin ako sa kanya. Tumabi si Joshua kaya tuluyang nakapasok si Louie. Nakahiga sa kama si Zia, halatang nanghihina. May mga pasa sa braso at leeg. Tuluyang binalot ng kaba si Louie, hindi niya akalaing haantong sa ganito ang ginawa niya kagabi kay Zia. Gusto niyang magtanong kung maayos na ba ang kalagayan nito ngunit halata namang hindi.
Hindi mo na kailangang magpaliwanag kung bakit nasa special ward si Bea. Pagod na kung marinig ang mga dahilan mo. Suko na ko, ayoko na. Anong ibig mong sabihin, Zia? Kahit masama ang pakiramdam ay pinilit ni Zia ang sariling bumangon sa kama. Sa harap ni Louie ay hinubad niya ang suot na wedding ring saka kinuha ang ilan pang alahas na itinabi ng staff sa drawer. Muli niyang hinarap si Louie saka ibinigay ang mga alahas. Lahat ng meron ako kahit itong suot ko ay galing sa pera mo kaya paglabas ko rito sa ospital ay isa sa uli ko sa iyo lahat. Makikipaghiwalay ka na naman sakin. Ani Louie saka inangat ang kamay para haplosan ang pisngi nito. Ngunit kaagad nang umiwas si Zia. This time ay makikipaghiwalay na ako sa iyo ng tuluyan. Kahit anong gawin mong panunuyo ay hindi na ako magpapauto pa. Pero sisiguraduhin kong hindi mo mababawi lahat, ang shares ng kumpanya na nasa pangalan ko, maging ang kaso ni Kuya. Hindi mo na ako matatakot pa na ika-cancel mo yun. Bago pa muling makapagsalita si Louie ay bumukas ang pinto. At nasa labas si Bea na naka-wheelchair. Maluha-luha na nakatingin sa dalawa. I'm sorry, Zia. Hindi ko naman ginustong magstay sa special ward. Hindi ko alam na tanging kabilang lang sa pamilya Rodriguez ang pwedeng manatili roon kaya huwag kang mag-alala at aalis ka agad ako. Kulang na lang ay pumalakpak si Zia sa galing umarte ni Bea sa harap ni Louie kaya hindi katakatakang madali lang nitong napabilog ang asawa niyang halimaw, ano pang hinihintay mo, Louie? Sinusundo ka na ng girlfriend mo kaya umalis na kayo't huwag nang babalik pa kahit na kailan, ani Zia. Zia, alam mong malapit ko nang iwan, tung mundo kaya hanggat maaari ay ayoko ng gulo. Mahal na mahal ka ni Louie at wala akong balak guluhin pa kayo, mangiyak-ngiyak na saad ni Bea. Pero walang kumilos sa dalawa kaya sumigaw na si Zia. Alis! Umalis na kayo. Sa sigaw niyang iyon ay halos mabuwal siya dahil nanghihina pa rin ang katawan. Ngunit wala pa rin gumalaw kaya inis na kinuha ni Zia ang botelya sa side table at binato sa dalawa. Ngunit si Bea ang tinamaan sa ulo. Sa lakas ay nagkasugat kaagad ito sa noo at bahagyang damyugo. May nasaktan man sa nagawa ay hindi nakaramdam ng guilt si Zia. Hinding-hindi siya makokonsensya dahil deserve nito ang lahat. Ano pang hinihintay niyo? Umalis na kayo. Hiyaw muli ni Zia. Louie si Bea na sapo-sapo ang noo na nasaktan. Binaliwala naman ito ni Louie na kay Zia lang ang atensyon. Hindi mo kailangang magalit sa kanya, Zia. Kasalanan ko ang nangyari sa iyo. Sa sinabing iyon ni Louie ay mas lalong nanggalaiti sa galit si Zia. Kung concern ka naman pala sa kanya, ba't di kayo magsama at pabayaan ako? Nalipat ang tingin ni Louie sa sahig ng gamulong ang botelya na hinagis ni Zia malapit sa kanya. Mabilis niyang pinulot at binasa ang label. Contraceptive pills at halos wala ng laman. Ibinalik ni Louie ang tingin sa asawa at nagsukatan sila ni Zia ng masamang tingin. Hindi ka gumamit ng rubber kagabi kaya kailangan kong uminom yan para siguruhin na hindi magbubunga ang ginawa mong kahayupan sakin. May problema ka roon. Umiling si Louie. Wala, pagkatapos ay napagpasyahan ng umalis. Nilampasan niya si Bea na humihikbit. Louie, tawag ni Bea. Nagpatuloy lang sa paglalakad palayo si Louie at nang may makasalubong na staff ay sinabihan itong gamutin ang sugat sa noo ni Bea. Huwag niyo hahayaang lumala ang sugat. Ayokong mamatay rito sa ospital ang babaeng, yan. Si Alice na naghihintay sa may counter ay agad sumunod nang makitang paalis si Louie. Sir, babalik na po ba tayo sa kumpanya? Naghihintay pa rin po ang ilang senior executive sa inyo para maipagpatuloy ang meeting, tanong ni Alice. Sa tingin mo'y may panahon pa kung makipag-meeting ngayon? Tandang padamdam panipik, sigaw ni Louie. Natigilan si Alice at hindi na nakapagsalita. Samantalang tuloy-tuloy naman si Louie sa kotse at nagmaneho paalis. Umuwi siya sa bahay at nagtungo sa study room. Pagbukas ng pinto ay naroon pa rin ang naiwang bakas ng kalupitan niyang nagawa kay Zia. Tuluyang hindi napigilan ni Louie ang emosyon at pinagsususuntok ang desk. Masyado siyang naging kampante na hindi man lang nagreklamo si Zia sa pinaggagawa niya noong nagdaang gabi. Bakit hindi niya nakita at naramdaman na nahihirapan na ito? Nasa ganoon siyang sitwasyon nang tumunog ang telepono. Pagkasagot ay boses ng hospital director ang maririnig, pasensya na sa istorbo, sir pero may nangyaring aksidente rito sa playground ng ospital. Saka, si Miss Bea po ay nasa critical muli na kondisyon. Unahin niyo muna ang aksidente sa playground,
Iyon lang ang sinabi ni Louis sa katinapos ang tawag, tuluyang nawalan ng pake kay Bea. Habang nasa study room pa rin ay muli niyang pinatugtog ang CD tape na mula kay Bea. 10 minuto na ata ang lumipas nang matapos ang musika ngunit nagpiplay pa rin ang naturang tape hanggang sa biglang may nagsalita. Tuldok-tuldok, boses ni Zia, biglang napalingon si Louis sa CD player. Hindi akalain na mariring ang boses ng asawa sa tape. Louis, sana nagustuhan mo tong tinugtog ko para sa'yo. Alam kong hindi mo ko maririnig ngayon pero sana dumating ang araw na magising ka na. Andito lang ako maghihintay lagi sa'yo. Nagbukas sara ang bibig ni Louis. Hindi makapaniwala sa natuklasan. Kung ganoon ay hindi si Bea kundi si Zia pala talaga ang tumutugtog sa tape record. Nagsinungaling si Bea, tumayo sa pagkakaupo si Louis para muling marinig ang mensahe ni Zia ngunit may kung anong natapakan siya. Pinulot niya ang cufflinks ng suot na suit kagabi. Hindi niya namalayang natanggal pala ito pero, bakit may bahid ng dugo? Biglang napakurap si Louis ng mapagtanto na dugo yun ni Zia. Natatandaan niyang makailang beses hinawakan ng asawa ang kanyang braso para pigilan siya sa ginagawa. Maaring natanggal nito ang cufflinks habang ginagawa niya ang hindi makataong gawain kay Zia. Muli siyang napaupo saka naglabas ng sigarilyo. Nilunod niya ang sarili sa usok habang nakatingin sa litrato ng asawa na masayang nakangiti sa screen ng kanyang cellphone. Kinaumagahan ay muling nakatanggap ng tawag si Louis mula sa ospital. Ang sabi ng doktor ni Bea ay, kahit naging kritikal ang kondisyon ng pasyente ay naging maayos na ang kondisyon nito ngayon. Ngunit walang pakialam si Louis tungkol kay Bea. Sa halip ay ang kondisyon ni Zia ang inaalala niya, ang asawa ko. Kamusta ang lagay niya, may sakit pa rin ba siya? Nang hindi sumagot ang doktor ay kabadong nagtano si Louis, may nangyari ba? Sumagot ka, anong nangyari kay Zia? Kaagad na nagtungo si Louis sa ospital para makita si Zia na kagigising lang ng mga sandaling iyon. Habang nasa tabi ng kama si Lindsay, nagbabantay. Nang mabalitaan niya ang nangyari sa kaibigan ay kaagad siyang napasugod sa ospital. Pagkakita sa kalagayan ni Zia ay agad siyang naiyak. Kung alam lang ni Lindsay na ito ang mangyayari sa kaibigan ay hindi na sana niya ito pinauwi pa ng araw na iyon. Ang laki ng pagsisisi niya nang biglang bumukas ang pinto at humahanggos na pumasok si Louis. Kaagad itong nilapitan ni Lindsay ay kinuwelyuhan. Wala kang ideya kung anong hirap ang dinanas ni Zia kagabi. Nagdidileryo siya at makailang ulit tinatawag ang pangalan mo kahit ikaw naman ang naging dahilan kung bakit ganito ang sinapit niya ngayon. Anong klase kang tao? Niyugyug niya ng ubod lakas si Louis kaya nalaglag ang suot na hearing aid. Pero walang pakialam si Lindsay at umiyak lang ng umiyak kahit walang naririnig. Dahil sa ingay ay nagising si Zia at kaagad na naluhan nang makita si Lindsay na umiiyak habang inaaway si Louis. Kahit nanghihina ay lumapit si Zia sa dalawa para mapigilan ang kaibigan. Tama na, ayos lang ako, Lindsay, aniya kahit malabo siya nitong marinig. Patuloy na pinagmumura ni Lindsay si Louis hanggang sa pulutin ni Zia ang hearing aid at inilagay sa tenga ng kaibigan. Ilang sandali pa ay tuluyang kumalma si Lindsay pero naroon pa rin ang masamang tingin kay Louis. Ibinaling naman ni Zia ang atensyon kay Louis sa kanagsalita, "Don't worry at aasikasuhin ko kaagad ang discharge papers para hindi na ko makagulo pa sa inyong dalawa ni Bea." Zia, yung paglipat sa kanya sa lahat ng doktor ay naka-standby sa kanya sa puntong ang mga katulong na lang ang umasikaso sa akin kagabi. Kaya ngayon mo sabihin sa akin Louis kung sino ang mas matimbang, mas mahalaga. Siyempre, siya diba? Kaya wala na kong pakialam kahit anong gawin ninyong dalawa. Mas mabuti pang umalis na lang ako at sa ibang ospital magpa-confine. Hinawakan ni Louis ang kamay nito. Makinig ka muna sa akin, Zia. Pero binawi lang ni Zia ang kamay saka niligpit ang mga gamit para sa pag-alis. Muling lumapit si Louis at ipinakita ang binili nitong cufflinks. Para sa akin to, di ba? Gusto mong i-celebrate ng advance ang birthday ko, di ba? Tiningnan ni Zia ang cufflinks. Ano naman ngayon? Wala na yang halaga sa akin, gamitin mo man o itapon ay wala na kong pakialam. Pagkatapos ay nilagpasan niya si Louis para pumasok sa banyo. Dahil gusto na niyang umalis sa lugar sa lalong madaling panahon. Mabilis ang nagpalit ng damit si Zia kahit nanginginig pa ang kamay niya dahil sa panghihina. Paglabas ay muling hinarap si Louis. Life is too short,
kaya wag na tayong mag-aksaya ng oras sa isa't isa. Hihintayin ko na lang ang desisyon mo sa divorce natin. Pagkatapos ay tuluyan itong nilagpasan. Nanais pa sanang habulin ni Louie ngunit mabilis nang nakaalis si Zia na sinundan kaagad ni Lindsay. Pagkasara ng pinto ay naikuyom niya na lamang ang kamay, hindi alintana ang sakit na dulot ng cufflinks na kanyang hawak. Determinado si Zia na makipaghiwalay kay Louie. Ngayong pwede na siyang makaalis sa ospital ay babalik siya sa tinutuluyang apartment. Ngunit nang paglabas sa ospital ay hindi niya inaasahang makikita si Bea. May luha na sa mga mata nang lumapit sa kanya. Zia, nagmamalasakit lang sakin si Louie, pwede bang tumigil ka na? Tandang padamdam panipik, singit ni Lindsay sa kapinara ang paparating na taxi. Ngunit may biglang dumaan na aso dahilan para mataranta ang driver at may diretso ang sasakyan sa gawin ni Zia at Bea. Walang kamalay-malay ang dalawang babae hanggang sa napasigaw na si Lindsay, Zia. Napalingon si Zia at napansin ang taxi, pwede niya itong iwasan pero si Bea. Sa mga sandaling iyon ay nakalabas na rin ng ospital si Louie para sundan ang asawa at nakita niya ang paparating na panganib. Mabilis na tumakbo si Louie saka tinulak si Bea palayo sa paparating na taxi. Ito ang pinili niyang sagipin dahil hindi nito kayang kumilos ng mabilis sa kondisyon habang si Zia ay madali lang nakaiwas. Ngunit sa kalsada tumakbo si Zia para maiwasan ang taxi kung saan ay maraming dumaraan na sasakyan. Paglingon ni Louie sa asawa ay nasaksihan niyang nabunggo ng bus si Zia at tumilapon ang katawan nito. Tuluyang napako sa kinatatayuan si Louie habang maririnig ang malakas na sigaw ni Lindsay para sa kaibigan. Zia, hiyaw ni Lindsay sa kanilapitan ang kaibigan na puno ng galos ang katawan at nagdurugo ang ulo, umaagos ang dugo ni Zia sa kalsada. Samantalang natauhan naman si Louie at mabilis na nilapitan ang asawa na nakahandusay. Gusto niya itong yakapin pero natatakot siyang baka mas lalong masaktan si Zia. Ang tangi na lamang niyang nagawa ng mga sandaling iyon ay haplosan ang pisngi nitong may bahid ng dugo. Sa nanlalabong paningin ay naibilang pa ni Zia ang mga mata kay Louie. Nakikita niyang lumuluha ito pero hindi niya marinig ang sinasabi nito at ganoon din si Lindsay na umiiyak sa kanyang tabi. Gusto niyang magsalita pero hindi niya maibuka ang bibig at nahihirapan na rin siyang huminga. Masakit ang buo niyang katawan. Hanggang sa unti-unti tuluyan siyang nilamon ng dilim. Sa pagmulat ng mga mata ni Zia ay kaagad ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Labis na napuruhan ang braso at kamay niya sa nangyaring aksidente. At sinabihan ng doktor na posibleng hindi na siya makakatugtog pa ng kahit anong instrumento. Nakatulala sa kisame at hindi matanggap ni Zia ang sinapit. Paano na ang concert? Ang pangarap niyang magtanghal sa harap ng maraming tao at ipakita ang kanyang galing. Tuluyan na lang iyong naglaho. Zia, si Louie na maingat itong hinawakan sa kamay. Ibinaling ni Zia ang mukha sa ibang direksyon saka binawi ang carnet, hindi niya nais makita o makausap man lang ito. Maya-maya pa ay tuluyang nag-sink in sa utak ni Zia ang lahat. Ang pangarap niya, ang pagligtas ni Louie kay Bea. Ang buhay niya sa susunod na mga araw at taon. Ano nang mangyayari sa kanya? Kusang tumulo ang luha sa mga mata ni Zia. Louie, pwede bang umalis ka? Ayaw kitang makita. Kaya sige na, please. Ayokong manambat kaya iwan mo muna ako. Pero, Zia, hindi kita pwedeng iwan. Huwag mo kong patawanin, Louie. Hindi mo ko kayang iwan. Nagawa mo na nga, una mong sinagip si Bea kaysa sakin. Nakita mo nga kung anong nangyari sakin ngayon. Sirang-sira na ang buhay ko. Inisip ko na madali mo lang maiiwasan ang paparating na taxi, huwag ka nang magpaliwanag at umalis ka na lang. Hindi na nagtangka si Louie at lumabas ng kwarto kung saan ay nag-aabang si Bea. Louie, salamat sa pagliligtas mo sakin. Ngayon ko napatunayang mahalaga pala talaga ako sa'yo. Tiningnan ito ni Louie ng masama. Huwag kang mag-ilusyon, naaawa lang ako sa'yo. Parang binagsaka ng langit at lupa si Bea sa narinig. Masakit ang binitawang salita ni Louie. Awa lang pala talaga ang nararamdaman nito para sa kanya. Sa kondisyon ni Zia ay kailangan niya ng may mag-aalaga sa kanya na igagalaw man ang buong katawan kahit puno ng galos ay mahina pa ang kanyang buong braso't kamay. Kaya naroon si Louie, handang alagaan at bantayan ang asawa. Ngunit ayaw ni Zia, ang makita nga lang ito ay masakit na para sa kanya. May binili akong soup para sa'yo,
kumain ka, tinabig ni Zia ang kamay nito nang akma siyang papakainin. Natapon sa sahig ang soup at hindi man lang siya naapektuhan. Baliwala niya itong tinalikuran. Napabuga ng hangin si Louis saka inilapag sa side table ang walang laman na mangkok. Ano bang gusto mo, Zia? Aniya, tuluyang sumusuko sa pagmamatigas nito. Hindi sumagot si Zia na tila walang narinig. Hanggang sa may dumating na staff. Nakita ang natapon na pagkain kaya nilinis muna nito ang sahig at pagkatapos ay agad ring nagpaalam. Nang sila na lang ulit ang naroon sa kwarto ay nagsalita si Zia, "Ayoko na rito, gusto kong mailipat sa ibang ospital, pati ang divorce natin, asikasuhin mo na." Tumayo si Louis at lumapit sa bintana para pagmasdan ang tanawin sa labas. Ilang minuto siyang nakatayo roon hanggang sa napagpasyahang lumabas ng kwarto. Makalipas ang isang oras ay dumating si Maricar para alagaan ang anak, na simula pagdating ay iyak na nang iyak. Maingat na nililinisan ang katawan ni Zia. Halos pikit mata niyang ginagawa iyon hanggang sa tuluyan nangang napahikbi. "Bakit ikaw pa, anak?" wika ni Maricar. "Hindi nakatulog sa pag-aalala si Arturo, gusto kang puntahan pero pinigilan ko siya't baka makasama sa kanya pag nakitang ganito ang kalagayan mo." Hinawakan niya ang kamay ni Zia na nababalutan ng benda. Parang tinutusok ng daan-daang karayom ang puso niya. Ang kamay ang isa sa pinaka-importanteng parte ng katawan ni Zia. Paano na ito makakatugtog sa kondisyon nito ngayon? Anong klaseng paliwanag ang sasabihin niya kay Arturo? At ano na lamang ang mukhang may haharap niya kay Isabel sa oras na makaharap niya ito sa kabilang buhay? Nangako siyang iingatan at aalagaan ang dalawa nitong anak pero wala rin siyang nagawa. "Huwag kang umiyak, ma," ani Zia saka marahang bumangon para may akap si Maricar. Ngunit hindi rin napigilan ng mag-ina ang emosyon at tuluyang nagsiiyakan. Samantalang sa labas ng kwarto ay naroon si Louis, nakasilip sa window portion ng pinto. Malungkot at sinisisi ang sarili sa sinapit ni Zia. Dahil sa malungkot na sinapit ng anak ay kinausap ni Maricar ang manugang. Inanyayahan naman siya ni Louis sa bakanteng kwarto para roon makapag-usap. Kahit dismayado at galit ay nanatiling kalmado si Maricar. Dahil kung paiiralan ang bagzo ng damdamin ay walang magandang may dudulot ang pakikipag-usap kay Louis. May dumating na staff para bigyan sila ng maiinom. Ang mabahong amoy ng gamot ay napalitan ng mabangong aroma ng kape. Hinalo-halo ni Maricar ang kutsarita sa tasa ng kape at pagkatapos ay nag-angat ng tingin kay Louis. "Alam mo bang kahit sa kabila ng relasyon ninyo ni Zia ay lagi kong ipinapanalangin na magiging maganda ang inyong samahan? Dahil naniniwala akong ikaw lang ang makapagbibigay kay Zia ng tunay na kaligayahan," pahayag ni Maricar. Pagkatapos ay kinuha sa loob ng bag ang susi ng bahay. "Bago ako magpunta rito ay napag-usapan na namin ni Arturo na umalis na lamang sa bahay dahil sapat na sa amin ang ilang araw na pananatili roon. Masaya kaming nakabalik sa dating bahay pero hindi na namin kayang manatili pa. Huwag mo sanang masarne ng desisyon naming ito, dahil si Zia lang ang inaalala namin. Ang kaso ni Chris, nasa sayo na yun kung gusto mo pang ipagpatuloy o hindi na. Maraming salamat sa nagawa mong tulong pero hanggang dito na lang ang koneksyon natin. Sa oras na gumaling siya'y ayaw na naming lumapit ka kay Zia, tama na ang malungkot na sinapit niya ngayon. Huwag mo na sanang dagdagan pa ang paghihirap niya." Matapos ay tumayo na si Maricar at tuluyang umalis. Naiwan si Louis na hindi matanggap ang lahat. Tila tumigil ang oras ng mga sandaling iyon, hindi siya gumalaw hanggang sa maggabi. Bumukas ang pinto at pumasok si Alice upang ibalita na umalis na sa bahay ng Cruz ang magulang ni Zia. Tumanggaw lang si Louis at hindi na nagsalita. Pagkaalis ni Alice ay sumunod naman siya para tingnan si Zia. Ngunit natigilan siya nang makita kung sino ang nasa loob. Si Joshua, nakaakbay habang katabi si Zia sa kama. Isa lang ang nasa isip ni Louis ng mga sandaling iyon. Gusto niyang pumasok at paghiwalayin ang dalawa. Pero ayaw na niyang bigyan pa ng dahilan si Zia na kamuhian siya ng husto. Si Joshua na inaalo ang lumuluhang kaibigan ay napansin si Louis sa labas ng kwarto. Kaya nilinggan niya si Zia at dinala sa banyo. "Dito ka lang muna sandali, eh. Kahit anong mangyari ay, huwag na huwag mong bubuksan ang pinto," aniya saka inilagay ang Bluetooth earphone sa tenga nito. Kahit naguguluhan ay tumanggaw na lamang si Zia at nakinig ng music. Nakangiti pa si Joshua nang isara ang pinto pero paglingon ay halos mamula ang mga mata niya sa galit.
Mabigat ang hakbang na binuksan ang pinto sabay kwelyo kay Louie. Hinaila niya ito papasok sa kanagpakawala ng suntok bago pa ito makapasalita. Sa lakas ay agad natamba sa sahig si Louie. Muling sumugod si Joshua. Walang balak tumigil hanggat hindi ito nalulumpo pero mabilis na kabawi si Louie at nasipa siya sa may tiyan. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi kaaya-aya. Nagpapalitan ng suntok ang dalawa at walang pakialam kung may masirang gamit. Si Zia na nakikinig ng music ay nolinigan ang kaguluhan sa labas pero gaya ng sinabi ni Joshua ay hindi niya binuksan ang pinto. Kaya walang kahit ideya na halos magpatay na ang dalawang lalaki sa labas. Putok ang labi at namamagana ang mukha ni Joshua habang si Louie ay may galo sa panga at sugat sa bandang kilay. Parehong hinihingal at kahit gusto pang makipagsuntukan ay kusa rin silang tumigil dahil sa pagod. Ang kapal ng mukha mong magpunta rito pagkatapos ng ginawa mo kay Zia. Ani Joshua, at ano namang kinalaman mo sa relasyon namin? Huwag mo sabihing para ka rin si Patrick, nagkukunwaring kaibigan kahit may pagtingin naman sa asawa ko. Ano naman sa'yo kung may gusto rin ako kay Zia? Maghihiwalay na rin naman kayo kaya wala ka ng karapatan sa kanya. Kumuyam ang kamay ni Louie at sinugod ito kaya muling nagpambuno ang dalawa. Ilang minuto ang dumaan, ay isinugod sa emergency room si Joshua habang si Louie ay inilipat sa isang kwarto para magamot ang natamong sugat at pasa. Masakit ang katawan niya pero mas masakit makita si Zia sa piling ng iba. He felt anxious. Hindi niya na-control ang emosyon at tuluyang nagdilim ang paningin dahil sa posibilidad na may nararamdaman si Joshua kay Zia. Matapos malapatan ng gamot si Louie ay nagtungo siya sa kwarto ng asawa. Pinakatitigan niya ng matagal si Zia sa dilim sa kanapagdesisyon ng tabihan ito sa kama. Maingat niya itong niyakap at nakumpirmang gising pa ito. I miss you, Zia, bulong ni Louie. Gumalaw si Zia, nagtatangkang kumawala sa yakap ni Louie na kahit ayaw nito ay kusa rin siyang pinakawalan. Pwede ba tayong mag-usap? Umalis ka na, Louie, gusto kong magpahinga. Bumangon si Louie at bahagyang napangiwi habang sapo-sapo ang tiyan na tinamaan ng suntok ni Joshua. Alam kong gusto mo na kong mawala sa buhay mo pero ako, hindi. Hindi ko kayang mawala ka. Please, one last chance pa, Zia. Pinapangako ko sa iyong babawi ako sa lahat ng mga nagawa kong mali. Kung pwede lang sana ay tinakpan na ni Zia ang sariling tenga para hindi na marinig ang pinagsasasabing kasinungalingan ni Louie. Nagsasawa na siya sa paulit-ulit nitong estilo. Walang katapusang paakit. Last chance, Louie. At anong susunod, nasa kabaong nako, ganun ba? Kahit madilim ay nilinggan at tinangnan niya si Louie. Ano ba ko sa tingin mo? Gamot na sa tuwing tinutupak kay iinuman mo lang para kumalma. Sa madilim na paligid ay nagsimulang mamatla si Louie ngunit hindi iyon pansin ni Zia. Pinagpapawisan sa sakit na dulot ng suntok ni Joshua kaya nagpa siyang umalis nang hindi nagpapalam. Nagtungo sa bakanteng kwarto at doon ipinahinga ang nabugbog na katawan. At nakatulog ng halos isang oras. Nang magising ay muli siyang bumalik sa kwarto ni Zia. Ngunit hindi na nagtangkang pumasok at naupo na lamang sa kalapit na bench. Maya-maya pa ay naglabas ng pakete sa katumayo para magtungo sa dulong bahagi ng pasilyo at doon manigarilyo sa bukas na bintana. Ilang minuto ang nagdaan ay halos maubos na niya ang laman ng pakete. Louie, hindi na kailangan pang lumingon para mapagsino ang tumawag sa kanya. At baka kung ano pa ang magawa niyang hindi maganda kapag nakita ang pagmumukha ni Bea. Alam ni Louie na kasalanan niya ang nangyari kay Zia, wala siyang sisisihin na iba pero nang matuklasan niya ang totoo na hindi si Bea ang dahilan ng pagkagising niya noon ay parang gusto niyang umalis ka na bago pa ko may magawang hindi tama, babala niya kay Bea. Gusto ko lang magpaalam, aalis na ko patungo sa ibang bansa. Gusto sana kitang makita sa huling pagkakataon bukas sa airport. Huwag ka nang umasa, wala kang halaga sa akin. I don't believe it. Iyong ginawa mong pagligtas, biglang lumingon si Louie at sa ilang hakbang ay nakalapit kay Bea. Yumuko ito para pantayan ang mukha ng babae habang nakatingin ng masama. Ngunit sa halip na matakot ay tila na-excite pa si Bea dahil naaamoy niya ang pinaghalong bango at sigarilyo kay Louie. Hindi ka ba talaga nakakaintindi o wala ka lang utak? Hanggang kailan ba magiging malinaw sa'yo na wala kang puwang sa buhay ko at purong awa lang ang nakikita ko sa'yo?
Bea, gumising ka, hindi ako magkakagusto sa babaeng may deperansyang gaya mo. Hindi pa man natatapos ni Louie ang salitang binitawan ay naluhan na kaagad si Bea. Sobrang sakit nitong magsalita, hindi na makatao. Umayos nang tayo si Louie pero ang masamang tingin ay hindi nilubayan si Bea. Wala akong pagnanasang nararamdaman sa'yo. Itanim mo yan sa kukot mo, patuloy niya pa. Nang inag ang labi ni Bea at tuluyang hindi napigilan ang mapahikbi, liling-iling namang nilampasan ito ni Louie, matapos tuluyang mawalan ng pasensya kay Bea. Hindi nauubra sa kanya ang pag-iyak at pagpapaawa nito dahil mas inaalala niya si Zia, na baka tuluyang mawala sa kanya. Sa sumunod na araw, habang sinusuri ng doktor ang kondisyon ni Zia ay nasa sofa si Louie nag-aasikaso ng ilang dokumento. Pumasok naman si Alice at binulungan si Louie, nakaalis na po si Bea. Napatingin naman si Louie sa asawa at saglit na nagtagpo ang tingin nilang dalawa. Sa palagay ni Louie ay narinig nito ang sinabi ni Alice. Ngunit nakakadismaya na hindi man lang makikitaan ng kahit na anong reaksyon si Zia. Matapos masuri ng doktor ay umalis din ito kasama ang ilang nurse, maging si Alice kaya naiwan ang dalawa. Umalis na si Bea, hindi na niya tayo magugulo pa, ani Louie. Nasa labas lang ng bintana nakatingin si Zia, pinagmamasdan ang tanawin ng magsalita, umalis man siya o hindi ay hindi na mababago ang lahat, hindi na, kumuli pang makakatugtog. Lumapit si Louie upang kausapin pa ito ng masinsinan ngunit buo na ang desisyon ni Zia maging ang biyenan na umalis sa dating bahay ng pamilya. Kahit anong pagpapaliwanag ni Louie ay hindi na yumobre sa asawa. Araw-araw siyang nasa ospital at binabantayan si Zia kahit hindi naman siya kinakausap o ang tingnan man lang. Hanggang sa isa't kalahating buwan ang lumipas. Sa araw na iyon ay dumating si Maricar upang sunduin si Zia matapos payagan ng doktor na makauwi na. Ang balak ni Maricar ay iuwi si Zia kasama nila ngunit hindi pumayag si Louie kaya nagpatawag siya ng security para hindi makalapit sa kwarto ang biyenan. Anong ginagawa mo, Louie? Si Zia na gustong lumabas ng kwarto. Sasama ka sa akin sa pag-uwi. Naghihintay sa akin si Mama. Wala akong pakialam, basta sasama ka sa akin pag-uwi, ani Louie saka ito binuhat upang madala sa kotse. Kahit anong pagpupumiglas ni Zia ay hindi niya matinag si Louie. Masyado siyang mahina para kumawala sa bisig nito. Hanggang sa tuluyang naisakay sa kotse at mabilis ding yumandar paalis. Walang nagawa si Zia kundi ang lingunin na lamang ang ospital habang iniisip ang naiwang si Maricar. Palubog na ang araw nang makarating sila sa subdivision. Si Louie mismo ang nagbukas ng pinto para kay Zia ngunit wala itong balak lumabas sa kotse. Bakit mo ba ako dinala rito? Gusto kong makasama ang pamilya ko. At ako, Zia. Hindi ba ako kabilang sa pamilya mo? Kung gusto mo silang makasama ay papayagan kita pero hindi ngayon. Matapos ay muling binuhat si Zia palabas sa sasakyan. Talaga bang ito ang gusto mo, Louie? Kaya mo pa palang humarap sa mga katulong matapos ng ginawa mo sakin. Sandaling tumingin si Louie sa mga mata nito ngunit hindi naman nagkomento at tuloy-tuloy lang paakyat ng hagdan patungo sa kwarto. Pagpasok ay maingat na inilapag si Zia sa kama. Kaagad nangunot ang noo ng maamoy ang pamilyar na bango ng kwarto maging ang ayos ng mga gamit. Anong problema, may masakit ba? Ani Louie nang mapuna ang ekspresyon sa mukha ng asawa. Napaismid si Zia sa tanong nito. Sa dami ng gusto niyang sabihin ay pinili na lamang niyang manahimik at sarilinin ang nasa isip. Dahil sa oras na sabihin niya kung anong problema at kung ano ang masakit ay baka hindi kayanin ni Louie, tuluyang maubusan ng pasensya sa kanya. Napabuga ng hangin si Louie at pilit iniintindi ang ipinapakitang pag-uugali ni Zia. Alam kong galit ka't namumuhi sakin. Pero kahit anong gawin mo'y hinding-hindi ko hahayaang mawala ka sakin. Umirap si Zia at binaliwala ang sinabi nito. Iiling-iling naman si Louie matapos makita ang ekspresyon nito. Makailang ulit siyang napabuntong hininga saka kumuha ng damit para mapalitan ang suot ni Zia. Nang hawakan ni Louie ang lilya ng suot nitong damit ay kaagad napalitan ng takot ang ekspresyon ni Zia. Biglang lumayo at nanginginig ang kamay na niyakap ang sarili. Huwag mo kong hahawakan. Natigilan naman si Louie matapos makitang naluha ito sa takot. Ibinaba ni Louie ang kamay saka napatungo. Ngayon lang niya nakitang ganito kitikot sa kanya si Zia. Hindi gusto lang kitang tulungang magpalit ng damit dahil nagpapagaling pa ang kamay mo.
Mapagduda ang tingin ni Zia pero kalaunan ay hinayaan ito na bihisan siya. Sa bawat dampi ng kamay nito sa kanyang balat ay napapakislat siya sa kaba. Habang napapalunok naman ng laway si Louie, kinakalma ang sariling emosyon at pagnanasa kay Zia habang hubad ito sa kanyang harapan. Isang buwan na siyang walang mariin siyang napapikit at inalis sa isip ang makamundong pagnanasa para sa asawa. Takot na sa kanya si Zia kaya hindi na dapat siya umasa. Nang lumingon ito at mabasa ang emosyon sa kanyang mga mata ay bigla itong lumayo. "Hindi mo na ako maloloko pa, Louie. Nababasa ko sa mga mata mong gusto mo ulit akong napasinghap at hindi na pinagpatuloy ang sasabihin. Lumayo ka na lang dahil hanggang ngayon ay nandidiri pa rin ako sa kahayupan ginawa mo sakin. Hindi ko yun kakalimutan lalo na ang pagpili mo kay Bea na iligtas sa halip na akong asawa mo." Nanlamig sa kinatatayuan si Louie dahil sa mga binitawan nitong salita. Nasaktan man pero alam niyang nararapat lang iyon sa kanya. Hindi na dapat siya gumawa ng mga bagay na mas ikagagalit pa nito. Kahit pa gusto lang patunayan na totoo ang nararamdaman niya. Nais niyang maibsan ang takot sa kanya ni Zia kaya lumapit siya para gawaran ito ng halik sa labi. Ngunit mabilis na umiwas si Zia saka itinulak si Louie palayo na bakas ang pandidiri sa mukha. Parang sinikmuraan si Louie sa ekspresyong pinapakita nito. Bumaba ang kumpiyansa kaya lumayo na lamang siya at lumabas ng kwarto. Tumawag ng katulong para matulungang makapagbihis si Zia saka nagtungo sa study room para magpakalunod sa usok ng sigarilyo. Bago maghapunan ay may hindi inaasahang bisita na dumating. Naroon pa rin si Louie sa study room nang kumatok ang katulong at ipaalam na nasa ibaba si Lucia, gusto siyang makausap. Idinutdot ni Louie ang sigarilyo sa ashtray saka lumabas para puntahan ang ina. Sa hagdan pa lang ay nakita na niya itong nakaupo sa sofa at umiinom ng tsaa. Nagangat ng tingin si Lucia at nakitang palapit na ang anak. Pagkaupo nito ay agad niyang nalanghap ang mabahong amoy ng sigarilyo. Nabalitaan kong wala ng kakayahang tumugtog ng violin si Zia dahil sa pinsalang natamo ng kaliwa niyang kamay. Hindi nagkomento si Louie at nagtawag ng katulong para dalhan siya ng maiinom. Hindi nagustuhan ni Lucia ang pambabaliwala nito pero nanatili pa rin kalmado. "Alam mong gusto ko si Zia para sa'yo dahil talented siyang babae. Pero ngayong hindi na siya makakatugtog pa ng instrumento ay oras na sigurong i-consider ang pakikipaghiwalay sa kanya. Dahil wala na siyang halaga sa'yo at sa pamilya natin. Gusto mong i-divorce ko siya?" ani Louie saka napaismid. "Ikaw ang nagdala sa kanya sakin, tapos ngayong wala na siyang silbi sa paningin mo'y gusto mong makipaghiwalay ako. Nagpapatawa ba kayo, Imi? Ganoon lang ba talaga kadali sa inyong sabihin ang ganyang bagay na parang gamit lang si Zia? Ang mga taong wala ng value ay dapat nang alisin sa landas ng hindi makasira sa reputasyon mo at ng pamilya natin," ani Lucia. Napatiimbagang si Louie at naging madilim ang ekspresyon. "How about your value, Imi? Applicable rin ba sa inyo yung sinasabi mo?" Napakurap si Lucia at halatang hindi nagustuhan ang sinabi nito. "Anong klaseng kabastusan yung sinasabi mo, Louie?" Pinagtuunan ng pansin ni Louie ng katulong na nagdala sa kanya ng maiinom bago sumagot, "Anong masama sa tanong ko? Sa inyo na mismo nang galing na ang mga taong wala ng value ay dapat nang inaalis. Bukod sa pagwawaldes ng pera ay ano pa bang kaya niyong gawin para sa pamilya? Kaya, kung ipagpapatuloy mo pa rin tong ginagawa niyo'y mapipilitan akong ipasuspend ang lahat ng credit cards mo at baka sa kailang hindi niyo napakialaman ang buhay ko." Naikuyong ni Lucia ang dalawang kamay sa galit. Pero hindi apektado si Louie at nagpa siya ng tumayo sabay tawag sa ilang katulong, aalis na si Mommy, pakihatid siya sa labas. Bumalik sa kwarto si Louie pero wala roon si Zia. Hinanap niya ito hanggang sa makarinig ng mahinang tunog ng musika na nagmumula sa theater room kaya nagpunta siya roon. Pagbukas ng pinto ay nakita niyang hawak ni Zia ang violin ngunit nakatungo habang yumuyugyog ang balikat. Hindi na kailangang lumapit o magtanong para malaman kung anong nangyayari. Sinusubukan ni Zia na tumutugtog pero bigo kaya naiiyak. Nasa hamba ng pintuan si Louie, nalulungkot habang nakatingin sa asawa. Hindi nagtagal ay nilapitan niya saka kinuha ang violin para maitabi. "Huwag mo munang biglain ang sarili mo, gagawa ako ng paraan para makatugtog kang muli." Sumisinghot si Zia nang tiningnan ito. "Gusto kong pumunta sa concert.
Nakaramdam si Louie ng awa at kahit hindi pa pwede ay sinabihan niya si Zia na, "Okay, sasamahan kita." Sa sumunod na araw ay inutusan ni Louie ang secretary na kumuha ng private plane para makahabol sila ni Zia sa concert. Pero, "Sir, may meeting pa po tayo." Hinihintay pa rin ng senior executives ang final decision niyo sa upcoming projects, ani Alice. Alam ni Louie na importante ang meeting para sa proyekto ng kumpanya at hindi siya pwedeng umalis. Pero mas higit na importante si Zia at ang kahilingan nitong magpunta ng concert. Isang postpone mo muna ng kahit 3 araw lang. Hindi man sang-ayon pero wala ring nagawa si Alice. "Yes, sir." Saka tinapos ang tawag. Samantalang sina Louie at Zia ay naghanda na para sa pag-alis. Sakay ng private plane ay nakarating sila sa Cebu bandang hapon. Una silang nagtungo sa hotel para iwan sa suit ang dalang gamit bago magtungo sa concert. Excited na kinakabahan si Zia dahil hindi niya pinaalam kay Mr. Samuel at Joshua ang pagdating. Pagkatapos nilang maghapunan ay naghanda na sila sa pag-alis patungo sa classical concert. Mahigpit na hawak ni Zia ang tiket, masaya siya na makakapanood pero nalulungkot din dahil dapat ay isa siya sa magtatanghal. Pagdating sa hall ay nagtaka si Zia. Sa pagkakaalam niya ay sold out ang tiket pero tila kalahati lang ang audience. Gustong isipin na baka hindi pa dumarating ang iba pero, 5 minutes na lang at magsisimula na ang concert. "Ano kayang nangyari?" ani Zia. "Marami ang nagpa-refund ng ticket matapos malamang hindi ka nakasali sa list of performers," ani Louie. Natakpan ni Zia ang sariling bibig dahil sa pagkabigla at panghihinayang. Unang concert pero ito na ang nangyari. Naiiyak siya na ganito ang sasapipitin ng concert ni Mr. Samuel nang dahil sa kanya. Samantalang sa backstage ay hindi na maganda ang atmosphere matapos malaman kung ilan lang ang audience na dumating. Pero, the show must go on. Sa original plan ay si Zia ang unang magtatanghal pero ngayon ay si Samuel na siyang pumalit. Palabas pa lang si Samuel sa stage ay naghiyawan na ang audience. Lahat at nagtaka sa backstage kaya napasilip na sila at nabigla sa nakita. Dahil nasa entablado si Zia.